Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa channel ng Pilgrimage of Grace, na kung saan ay nagbibigay tayo ng ating opinion sa part ng ating kalayaan. So ngayong araw na to, bago tayo magsimula, mag-subscribe kayo sa channel and then i-click nyo ang share and then i-click nyo ang bell para ma-update kayo sa mga latest video na ating i-upload. So sa umagang ito, pag-uusapan natin, kasi nanonood tayo lagi sa mga video mula sa social media, yung caravan, di ba? Wala naman ako nakita na may mga caravan na binabasto silini ng mga Marco supporter o di kaya mga Isko supporter, di ba? Walang bastusan eh. Pero itong mga supporter ni Lenny, lumalabas ang pagiging bastos sa sa kanilang pamamaraan na ginagawa. So, makikita nyo doon once na sumama ako sa caravan doon papunta sa Bacolod, sa may bridge ko, para makaroon ng grand rally. Naalala nyo yung si Marcos na kaparin sa Talisay City Park na yun. So, hinagisa nila si Bongbong Marcos ng parang maliliit na babasahin, na siguro sa galit nila sa Marcos na to at ang babae na to, walang pagsisisi, proud na proud pa sa kanyang kalayaan. So hindi na yun pinatulan, diretso lang nadaanan namin yan, kasi nandun siya sa kanan, may dalang placard at tarpaulin ni Ma'am Lene. Nagsisigaw sila Lene, pero para mapigilan namin yun, hinagisa namin ng candy para para ma-disturb ang kanilang rally na panggugulo. Mayroon pang sumisigaw doon na magnanakaw si Marcos, magnanakaw si Marcos. Pero ang speaker na sa labas, ang nagsasalita, nandoon sa loob ng bahay gamit yung microphone. May pagkaduwag din, di ba? So itong kanilang klaseng pangangampanya na paninira, hindi effective sa huling panahon. So dito, may ipakikita ako sa inyo sa isang karaban ni Bongbong Marcos, yung pambabasto sa karaban ni Bongbong. Ito yung video. Boss, ano sinisigaw mo? Magnanakaw, boss. Sinong magnanakaw? Ang mga parto. Dapat di ka na sumisigaw ng gano'n, tol. Di ba? Kasi motorcade naman nila yan eh. Sorry? Di ba, motorcade nila yan. Dapat yes, di ka na nang babastos, brother. Karapatan ko to. Oo, karapatan mo, pero hindi wala ka rin karapatan bastos si sila. Hindi ko sila binabastos. Di ba? Wala akong binabastos. Bastos ka, tol eh. Bastos kayo. Walang na-violate. Walang na-violate. Bastos kayo. Ang... pag sumigaw kayo ng pagnanakaw, ibig sabihin may karapatan yung isang tao. Oo, pero bastos yung ginagawa nyo, di ba? Bastos yun, tol. Bili sa harap ko pa kayo sumigaw ng magnanakaw. Pero kayo na-violate ko, tol. Personal ko, nandito ko sumisigaw-sigaw kayo, di ba? Opinion ko yan, sir. Pero dapat hindi kayo sumisigaw ng gano'n, tol. Kasi motorcade nila ito, eh. Walang kaso doon. Oo nga, wala kaso, pero ako nabastusan ako sa ginawa nyo. Masar kayo po. Kami sa'yo, nagawa nyo sa'yo. Yes. Hindi, mas bastus kayo. Sibag-isigaw nga kayo sa amin ng magnanakaw eh. Wala po kami ginagawa masama. Bakit po kayo natamaan? Hindi, siyempre, nandun na ako eh. Sir, wala po kami ginagawa masama. Wala po kami ginagawa masama. Oo nga, pero huwag kayo sisigaw nang nandito sa motorway dito. Ito. Dahil dalawang sumigaw ng magnanakaw sa harap natin. Yan, mga dalawang sumigaw ng magnanakaw sa harap natin. Wala po kami ginagawang mali. Wala po. Pero sumigaw. Ano sinigaw niyo? Wala po. Huwag tayong mambastos, tol. Hindi po yung pabastos, sir. Bastos yun. Hindi namin i-invalidate ang lahat na naging biktima ng Marshall. Okay lang, wala nang problema ro. Pero dapat doon sa sarili nyo. Yan, mga bastos natin, mga tropa. Mga bastos natin, tropa. Pero yung sisigaw ng gano'n sa harap natin, di ba? Mga bastos natin, tropa. Go home, brother. Don't shout out na magnanakaw. Go home. Go home. Go home. Go home. Go home.
Di ba, sumigaw sa harap ko nung magnanakaw eh. Puta, bastos yun eh. Ganun mo, sisigaw siya ng ganito, tapos dado si Bongbong Marcos. Ayaw nilang ginaganon tayo, tapos pag ginanon natin sila, ha? Bastos, sumigaw nung magnanakaw eh. Gago eh. Yan, yung mga bastos natin, mga tropa yun. Sartalo, ha? Sartalo eh. Ganun mo, sumigaw sa harap ko magnanakaw. Na ano yung tenga o, oh. Pag na-violate yung ano nila, magagalit. Pag dumanti tayo, galit sila. Yan. So, di ba, nakita nyo na doon na kung paano sumigaw ang dalawang lalaki doon mismo sa karaban ni Bongbong Marcos. Ang lalakas ng loob. Pero nung una, alam kong dalawang ito, duwag din ito kasi nga, nakikita mo, pag binasa mong kanilang psychology, makikita mo, takot din sila eh kasi nakaparade na doon si Bongbong Marcos padaan sa kanila sa tabi. Hindi naman sila sumigaw na Bongbong Marcos magnanakaw nung nasa harap nila si Bongbong eh. Hindi sila sumigaw. Pinalagpas nila muna ng ilang metro saka sila sisigaw na magnanakaw! Magnanakaw! Ngayon ang kanilang style. Yun ang ginawa nila. So, parang nakatalikod. Saan ka nakaganyan? Eh, may vlogger na naka-sign. Boss, anong sinisigaw mo, boss? Sabi niya, magnanakaw. Sino magnanakaw? Ang mga Marcos. What? So, dito nakaroon na sila ng pag-uusap ng vlogger na to. Sabi, dapat walang ganyanan, walang bastusan. Kasi karaban nila yan. Dapat... ang point niya, irespeto mo yung karaban kasi karaban nila yan eh. Sinabi mo naman ang gunggong na to, karapatan din niya yun. Sinong may karapatan ka, tama yan. Kasi lahat naman tayo may karapatan, granted daw sa ilalim daw ng batas. Pero yung karapatan mo na bastusin ang tao, wala ka ng karapatan doon kasi labag sa batas na yan. Pero mo lakas ng loob mo pang sigawan yung tao na magnanakaw. Tapos sabihin pa, karapatan daw niya ito. Ano bang klaseng karapatan ang ginagamit ng mga ito? Wala to eh. Kaya sinasabi ko sa yung dalawang ito, naka-pink na face mask. Kahit magbago pa ang kulay ng dilaw, mag-pink pa yan, dilaw pa rin yan ang ugali, dilaw na dilaw yan. Diba? Nakikita mo kanilang ano eh, nakaroon ng argumento. Sabi daw niya, sabi ng nakaraiban doon, wala daw siyang ginawang masama. Hindi ko alam kung anong pag-study niya about sa hamartiology, yung pag-aaral mo tungkol sa isang kasalanan. Anong pagkaintindi mo na wala kang ginawang masama? Yun pagkaintindi mo ba? Kailangan pumatay ka, kailangan manakit ka ng tao, kailangan mambugbog ka para ma-identify na gumagawa ka ng masama? Yung pagsigaw mo sa tao na magnanakaw, isang uri ng kasamaan yan. Ano yan eh? Bullying, cyber libel according sa NBI. Isang kasamaan yan na hindi naman kasi kailangan na gumawa ka ng hakbang, manakit ka ng tao para sabihin masama ang ginagawa mo. Chismis yan, masama rin. Magkakalat ka ng balita para magsalita ka. Parang totoong hinatulan ang Marcos na, di ba, si Bongbong, sinigaw mo magnanakaw. Kung totoo si Bongbong Marcos, wala naman siyang kaso sa korte na hinatulan na dinimanda siya ng pagnanakaw, di ba? Di bakit? Okay sana kung ang tatay, pinuntahan mo doon sa libingan ng mga bayani at sumigaw ka doon na magnanakaw! Magnanakaw! Di ba okay sana yan kasi ma-justify pa yan kasi nga si Marcos naman talagang tatay ang kanilang dinimanda ng pagnanakaw. Okay na yan. Pero kung matino ang utak mo, pati anak, sigawan mo na magnanakaw. Kung hindi ka... wala eh, mahina talaga itong mga supporter ni Lenny. Ang tawag sa Tagalog dyan, asartalo. Dahil alam mo na matatalo ka na, mga asar ka na lang.
Pero hindi na bra yung pang-aasar kasi pag sigawan mo yung tao, wala ka lang ginagawang masama, ang pinakasaklap pa, wala daw siyang binabastos. Wala ba siyang binastos dito? Parang gusto ko tuloy magsalita ng hindi dapat sa dalawang to. Na pinagdududahan ko rin kung tunay na lalaki bang ito. Kasi alam mo, kaming mga tunay na lalaki, naaamoy namin ng bakla. Halimbawa, tunay na lalaki, pag tumabi ka sa akin at nakita ko ang kuko mo sobrang linis, parang mayroon kang signos ng pagiging tsaring. Pero maaamoy namin yan eh, sa lakad mo pa lang eh. Kasi nakita ko sa video, nang umalis na yung dalawa, ang galaw ng kanilang kamay, gumagano na. Parang 50% mayroong mahalong, parang hindi pure dugong maharlika itong dalawang to. Oh my God! Diba? Pero mo sabihin mo nakakagalit ito kasi nga, sabihin mong wala kang binabastos. Alam mo, intindihin mo, kumpadre, ang salitang pambabastos. Kita mo ha? Siguro ang dalawang ito, hindi nila alam talaga kung anong pambabastos eh. O talagang alam lang nila, nakukunwari lang hindi nila alam para dipinsahan ang kanilang sarili. Kasi alibawa, may dalawang tao dyan nag-uusap, di ba? Nag-uusap sa daaraanan mo, yung isa sa kaliwa, yung isa naman sa kanan, nag-uusap silang dalawa. Ikaw, dadaan ka. Kung minsan nga pag dumaan ka, pag dire-diretso ka lang, walang pasabi-sabi, anong sabihin ng dalawang tao? Bastos naman ng bata na to. Bastos naman ng babae na to. Kasi dumaan ka sa gitna, hindi, walang pasabi. Pero kung minsan, pag sinabi mo, excuse me, kasi dadaan ka sa gitna eh, excuse me. Yung ipapakita ng paggalang sa dalawang nag-uusap na dadaan ka. Tama yun. Pero pag walang pasabi, dadaan ka lang bigla, nag-uusap yung dalawa, kabastusan ang tawag dyan ng mga tao. Lalo na pag mayroon kang bisita sa bahay na kalaban mo, tapos pupunta ang bisita mo kasi hindi mo alam na kaibigan pala siya ng kapatid mo, in-invite ngayon doon sa birthday ng kapatid mo, inandun ka, sigawan mo na magnanakaw. Kabastusan yan, walang pagrespeto, walang paggalang sa bisita. Si Bongbong Marcos, nagkaravan sa lugar nyo, pumunta siya roon, purposely sa pangangampan niya, kung ayaw mo kay Marcos, tumahimik ka, huwag mo siyang ibuto. Pero kung magsisigaw ka dyan na magnanakaw! Magnanakaw! Tapos sabihin mo pa hindi ka nang babastos, tarantado ka, hindi mo alam ang salitang bastos. Siguro bobo ka lang talaga. Mahina ang kukuti mo na i-absorb ang salitang bastos. Diba? Kaya marunong kang tumino. Kaya dapat, itong dalawang lalaki na to, dapat dalhin mo sa kaparian ito. Ipasok mo sa kristan ito. I-train mo sa pare na makaroon ng good muna, GMRC. Mag-aral sila ng GMRC, good manners and right conduct. Kung ano ang dapat nilang gawin kapag may mga bisitang dumarating sa kanilang lugar, ano ang behavior dapat nilang ipakikita kahit sa kabila ng lahat, ayaw mo yung sa tao. Diba, kailangan na ikaso-kaso sa pastor na lang pala dalhin kasi sa pagsapari mo dinala ito, baka maging malala pa to. Baka dinala mo ito sa pare, asong ulol, paglabas sa kumbento, naging lobong. Sa pastor mo na lang dalhin. Kasi ang mga pare natin sa Pilipinas, mga anti-Marcos, yan din naman lahat, pero most of them, mga bitter yan, mga nagkakalat ng mga galit sa kapwa. Merong ang pare dyan eh, kung hindi ko bubutor ako yung kabungbong Marcos, huwag ka na magsimba. Diba? So ang paggalang, tingnan mo na nga rin, ang nangyari dyan, pagdalhin mong dalawang ito sa dalawang pastor, sa mga pastor, tuturuan niya ng Sunday school. Nang turuan mo ng Sunday school, magkaroon ng paggalang sa kapwa, magsamba sa Panginoon, malay mo magbago pang dalawang ito. Kasi ang kabastusan, easy to handle lang naman yan. Madaling hawakan yan, control.
emosyon lang nagdadala ka, bakit ka naging bastos? So kapag kontrolado mo ang iyong emosyon, walang problema. Di ba? Ay, nagkaroon ng diskusyon ngayon, sabi ng lalaki, dapat di tayo ganun, tol. Huwag tayong bastos. Tol, huwag kang bastos. Kung ayaw mo kay Bongbong Marcos, gumawa ka ng vlog, sabihin mong ayaw mo si Bongbong na iboto, magdaldal ka. Pero magsisigaw ka dyan, kasi easy ka lang eh, kung binugbog ka ng mga nagkaparade, ang kakaraban yan eh, kung binugbog ka ng mga supporter. Kaso hindi sila katulad ng isip mo eh. Hindi pumapatol. Di ba? O ngayon, sabi pa ng isa, paalis na sila, kasi pinapaalis na sila ng kasama niya, yung dalawa sila, para naghihilahana na gusto lang umalis. Umalis sila ngayon. Huwag tayong bastos, tol. Huwag tayong sabi niya, di namin i-validate ang naging lahat ng biktima ng Marcelo. Tumalon sa doon sa Marcelo. Para ma-justify niya ang kabubuhan niya, ang pambabastos niya kay Marcos, tatalon siya sa tatalon sa ngayon sa Marcelo. Hindi na daw niya i-validate pa. Ay, alam niyo mga pinklawan, yung dalawang to, willing yung i-validate ang Marcelo victims. Pumunta kayo kay Enrile, pumunta kayo kay General Ramos, kasi buhay pa ang dalawa eh. Kung tamad ka naman, pumunta ka sa Kamukrame o di kayo pumunta ka sa Supreme Court. Kasi yung issue na yan, matagal na yan, hindi mo ma-validate kasi nga, siguro tamad ka lang, ang gusto mo, maghasik lang ng galit sa tao. Na-resolve ng issue na yan eh. Ang iba na, nabayaran na eh. Kasi may mga military abuses naman talaga. At ang dapat sisihin dyan si Enrile at si Ramos, sila ang may control sa military. At si Marco, siyempre, mayroon siyang burden of responsibility. Pero ang core dapat na inyong puntahan si Ramos at si Enrile. Yun talaga dapat sana. And then, may mga biktima na ng Marcelo na bayaran na. Ang iba nga, 1 million na eh. Binayaran na may biktima. So, ano pang binadaldal mo dyan para tungkol sa abuse sa Marcelo? Kasi ang iba, nabayaran na. Diba? Ang iba na settled na. Ikaw daldal ka pa dyan na Marcelo, natapos na yon, nahiring na nga, tapos na. So ano pang, ay naku mga tao na to. Ang sabihin nyo kasi, pag gusto nyo si Ma'am Lene, mangampanya kayo ng tama. Kasi hindi porkit tumatahimik lang yung unit team. Kapag nakita kayo ang unity, pag dinimanda kayo, kawawa kayo eh. Biro mo harap-harapan tao, sigawan mo ng magnanakaw. Pasalamat kayo, hindi kayo pinapatulan ni Marcos eh. Pero huwag kayong paasa. Huwag kayong aasa pa kasi nga, pag nakaupo si Marcos na magpresidente yan, baka delikado ka. Kasi baka Department of Justice ang maghahanap sa'yo, o NBI, papatulan kang dalawang department na to. Pero hindi ka napapansinin pa ni Marcos. Diba? Huwag tayong maging bastos sa pangangampanya kasi lahat naman tayo may kalayaan. Kita mo, may mga kilala nga ako, mga Lene. Anong paki ko yung mag-Lene ka? Basta focus ka lang sa kampanya, doon sa kandidato mo. Diba? Hayaan mo na kahit kaibigan mo, mag-Lene, mag-Isko, hayaan mo na. Mag-focus ka nang sa'yo. Pero pag pinakialaman ka, pwede mong patulan, pwede mo namang hindi patulan. Di ba? Sport lang tayo kasi, alam mo kasi mga politiko na to, ang mga presidential na tumatakbo, pagkatapos ng eleksyon, magkukumustahan yan. Pero kayo, ng kapitbahay nyo, hindi na magpapansinan. Kasi nag-away kayo eh. Di ba? Huwag yung personalin ang eleksyon kasi pag after May 9, tapos na yan. Back to normal na uli. Pasimpre, si Marcos ng presidente. Iyak na lang kayo dyan at magpagsisisihan nyo kung bakit noon pa man hindi nyo binuto mga Marcos kasi nga ang Pilipinas ilalagay nila sa isang lalagyan na doon tayo nararapat ilagay. Makikilala talaga ang Pilipinas. Believe me. So, huwag tayong bastos ha. Walang sigawan na bastos. Walang
relax lang tayo. Magano tayo. Magmatsyag lang tayo. Okay? Maraming salamat. To God be the glory alone.